Hinap ko. Kulang sa tulog. Night shift mode na naman. Ah, magandang hapon mga ka-LCC TV. Time check. 6:30 na po mga ka-LCC. At ngayon pa po ako nakagising. Hindi biro po yung palagi kang night shift mga ka-LCC. 2 weeks na po akong regular po yung tulog natin mga ka-LCC. Kaya, ngayon, mag-prepare na ako para makadjuti na naman. Feeling ko ay kulang sa tulog, pero kakayanin para sa pangarap. Ayan, pag may pangarap ka, kakayanin mo talaga. Mag-prepare muna ako, kakain, pagkatapos maligo, at saka pagkatapos ay magpahinga ng kunti, at saka pagkatapos ay padjuti na. Okay, let's go! Kaya, tara, tara, tara! Let's go, let's go, ay, let's go! Ay, nako, it's ligo time na! Balita po sa po akong kumain, mga ka-LCC, at ngayon ay maliligo na po ako. Kaya, tara, tara, let's go! Kahit kulang sa tulog ay kakayanin pa rin. Tara, let's go! Ayan na, balita po sa po akong naligo at saka kumain, at ngayon ay mag-prepare na ako, magpalit na ako ng damit para pa-jockey. Yeah, let's go, let's go, let's go! Siyempre, suotin muna natin yung ating safety shoes kasi hindi po tayo makapasok sa kumpanya kapag wala tayo nito, hindi tayo nakasuot ng safety shoes. Hey, okay ka pa ba, LCC? Siyempre, okay pa. Ayan, di ba? Ready to go na po tayo, mga ka-LCC. Kaya, going to work na po. Tara, let's go! Nandito na po ako sa garahe para kukunin yung aking motor. Hello, buddy. Okay ka pa ba? Ayan, nandito na po ako ngayon sa garahe ng aking motor para kukunin yung body ko para babiyahin na siyempre. Ayan. Diba? May kasosyalan yung boarding house ko. Mayroong sariling gate. Diba? Secure din. Safety na safety po yung ating motor dito. Gabing-gabi na po talaga mga ka-LCC. Oh. Makikita ninyo sa paligid na madilim na po talaga. Kaya, let's go na buddy. Are you ready? Yes! Go, go, go! Medyo hindi po maganda yung ilaw natin mga ka-LCC. Oh. Parang nasira. Kaya dahan-dahan lang siguro tayo. Kasi hindi talaga maganda yung performance ng aking ilaw. Madilim na madilim. Hindi po klaro yung daan mga ka-LCC. Pero, kakayanin pa rin. Dahan-dahan lang po mga ka-LCC. Let's go na! Time check is 9 in the evening na po mga ka-LCC. Kaya tara, tara, tara! Let's go! Nako, ang dilim naman po. Hindi talaga maganda ang performance ng ilaw sa aking motor mga ka-LCC. Tingnan nyo. Madilim po. Kaya, Lord guide me po sa safety ng aking pagbabiyahe. Naka-experience na ba kayo na ganitong klaseng trabaho mga ka-LCC? Kayo, since nag-start kayo sa pagtrabaho, I mean pagkatapos niyong nag-aral sa high school o di kaya kolehiyo, anong klase ang trabaho na napapasukan niyo? Yung ganito ba, yung may night shift o day shift lang palagi? Sa akin, simula nung nagtrabaho ako, ganito na po ang klaseng trabaho yung napapasukan ko. Yung may day shift at saka night shift na trabaho. Yung shifting bali na trabaho mga ka-LCC. Sa may trabaho na ganito kasi mga ka-LCC, yung may shifting na trabaho mga ka-LCC, kadalasan po nito ay medyo malaki-laki po yung sahod na kikitain natin dito. Compare sa palaging day shift mga ka-LCC. Sa day shift kasi, constant po yung sahod mo na tatanggapin. Yung wala nang nadadagdag na night differential. Sa shifting po kasi na trabaho ay medyo malaki-laki po yung sahod na tatanggapin mo pagdating sa sahuran kasi mayroon pong nakadagdag na night differential po. Yun po ang differential nila. At saka, kadalasan po sa may shifting na trabaho ay mayroon po itong overtime. Yun po, yung pong overtime yung nakadagdag mga LCC. Compare sa palaging day shift po, yung 8-5 na schedule. Hindi naman sa nagsasabi ako na yung day shift palagi na trabaho ay walang overtime. Meron din po. Pero, mas malaki pa rin po yung overtime rate sa shifting na trabaho kaysa palaging day shift po mga ka-LCC. Medyo hindi talaga maganda ang performance ng ilaw sa aking motor mga ka-LCC. Oh. Kaya, dahan-dahan lang po tayo. Malapit na po tayo sa kumpanya na aking tinatrabuhan mga ka-LCC at saka pagpasinsyahan nyo na ikakat ko yung pagbibidyo ko kasi bawal na po magbibidyo sa loob ng kumpanya mga ka-LCC. Yun po ang number one na batas ng kumpanya na dapat po nating susundin kapag tayo po ay empleyado mga ka-LCC. Stay tuned at bukas ay ipagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan natin ngayon mga ka-LCC. Kaya pasinsya na po!
Hello, good morning po mga ka-LCC TV. Ayan na, natapos din ang ating duty sa gabi mga ka-LCC. At syempre, kasi bawal sa loob na mag-video ay nandito po tayo sa labas mga ka-LCC. At pauwi na po tayo mga ka-LCC. Kaya ayan, back to the topic po tayo mga ka-LCC. Ano ba talaga ang diferensya sa trabaho na may shifting at saka yung stable yung trabaho, yung palaging D-shift? Syempre, uunahin natin yung palaging D-shift mga ka-LCC. Ang advantage sa palaging D-shift mga ka-LCC ay, para sa akin lang po mga ka-LCC, yung pinakauna talaga ay yung oras ng pagpapahinga mo mga ka-LCC. Bale, pag D-shift ka pala palagi, o 8-5 palagi yung schedule mo, ay yung tulog mo ay hindi na palipat-lipat po yung oras ng tulog. Bali, maintain po yung tulog mo. Yun po ang number one mga ka-LCC na diferensya. At saka advantage sa palaging D-shift. Shout out Mr. Errol Sumikad. Ayan, yung nasa harapan ko mga ka-LCC. Si Errol po yan. Balik tayo sa topic mga ka-LCC. Pangalawa ay nakakakain ka talaga sa oras o tamang oras ng pagkain. Yun po ang pinaka-importante sa buhay mga ka-LCC. Yung nakakain ka sa tamang oras. Pangatlo ay nakukumply talaga ng katawan mo yung oras ng pagpapahinga talaga mga ka-LCC. Bali, ang normal po na pagpapahinga mga ka-LCC ay gabi po talaga. Yun po ang normal mga ka-LCC. Ang disadvantage lang po sa palaging pang-araw, especially sa mga casual na trabahante, ay yung may stable po yung sweldo ninyo. Wala pong nakadagdag na night differential. At saka hindi po madalas na may overtime. Sa akin lang po, nangyayari po yung mga D-shift palagi na trabaho, yung mga office work at saka iba pa. At lipat naman tayo sa usaping panggabi o yung may shifting na trabaho mga ka-LCC. Kadalasan po kasi sa mga may night shift na trabaho ay yun po mga factory worker. Sa shifting po kasi na trabaho mga ka-LCC ay pag-uusapan muna natin yung advantages niya. Una ay medyo malaki-laki po yung sahod na matatanggap mo pagdating sa sahuran kasi meron pong nakadagdag na mga night differential yan, example. At saka madalas pong mayroong overtime. Pangalawa ay, example, kapag night shift ka o di kaya tutin yung schedule mo, pag mayroon kang lalakarin sa umaga ay nakakalakad ka pa kasi may oras pa na kunti. Bali, nakakasingit ka pa sa paglakad sa mga gusto mong lalakarin mga ka-LCC. O di kaya may gusto kang trabahuin sa bahay mo, natatrabaho mo pa talaga. At sa usaping disadvantages naman po tayo, sa shifting na trabaho kasi, number one po na disadvantages, uy, may tao na tumawid. Agay, pambihirang rider to. Hindi man lang huminto. Mamadali siguro yun. Parang late na sa trabaho yun yata. Pero dapat huminto siya. Pinauna yung tao. Buti na lang. Walang nangyari. Thanks God pa rin. Balik tayo sa ating topic mga ka-LCC. Yung oras ng tulog mo ay paiba-iba. Hindi mo namimintin yung oras ng tulog talaga. Yung oras ng pangtulog talaga mga ka-LCC. Pangalawa ay hindi ka nakakakain sa tamang oras mga ka-LCC, yung tamang oras ng pagkain mga ka-LCC. Iba ang tao ay meron pong tamang oras sa pagkain mga ka-LCC. At yung may shifting na trabaho ay hindi po makakain ng tamang oras mga ka-LCC. Example dyan, yung night shift yung duty mo o trabaho, pag uwi mo, kakain ka ng breakfast at saka matulog. Pagkatapos mong kumain sa breakfast ay matulog ka na siyempre. Bali, yung lunch time mo ay hindi ka na siguradong makakakain ka doon sa tamang oras kasi merong sitwisyon na nagaganahan ka na sa pagtulog talaga mga ka-LCC. Bali, yung lunch break mo ay hindi mo na mape-perform ng maayos. Hindi ka na makakakain sa lunch mo ng tamang oras. Ito para ito sa may pamilya na at saka mga anak, lalo na yung mga maliliit pang mga anak. Siyempre, kapag gabi yung duty mo, kailangan mo talagang matulog sa araw mga ka-LCC, di ba? At kapag may mga chikiting ka pa na maliliit, siyempre maiingay. Kaya hindi ka nakakatulog ng maayos kasi sa disturbo. Iba po kasi yung tulog sa araw at sa kagabi. Di lang yun, marami pang mga hindran sa may shifting na trabaho mga ka-LCC. Ay, sa wakas, malapit na rin po akong makarating sa aking boarding house. Thanks God for the safety na biyahe po. Ayan, nandito na po ako sa aking tinitirahang boarding house at thanks God na safety po yung aking pagbabiyahe. Marami po talagang salamat Lord sa pag-guide Lord na nakauwi ako sa aking tinitirahan na safety po yung aking pagbabiyahe. Maraming salamat po talaga Lord. Ulit, kaway-kaway po sa mga may night shift na trabaho dyan at sure ako na nakaka-relate kayo sa pinag-uusapan natin ngayon. Ayan. At saka shoutout po sa lahat ng may mga night shift na trabaho dyan at saka yung mga 8-5 na trabaho. Ayan. Hello, good morning once again mga ka-LCC. At kakarating ko lang po mga ka-LCC, no?
nandito na po ako ngayon sa aking boarding house. Thanks God, safety po yung aking pagbabiyahe mga ka-LCC. Ayan oh. Naantok na ako mga ka-LCC. Parang gusto ko na yatang magpahinga at saka matulog. Yan, kakain muna tayo para may laman yung tiyan. At kaway-kaway sa mga taong naka-experience ng ganitong klaseng trabaho mga ka-LCC, no? Yung may shifting na trabaho, may pang-araw at saka gabi na trabaho. At kung sino yung naka-experience na ganitong trabaho ay comment lang kayo dun sa ibaba mga ka-LCC. I-comment nyo kung ano yung experience ninyo. Dalawang week na po ako nag-night shift mga ka-LCC. At saka hindi po biro yung palaging night shift mga ka-LCC. Palaging kulang ang tulog mo kaya hindi biro po. Pero kakayanin para sa pamilya at sa pangarap. O diba may inspirasyon ka sa buhay? Di gawin mo inspirasyon para hindi ka mapapagod sa trabaho mo. Ayan. At syempre samahan mo kay God. Magdadasal po tayo kasi wala tayo dito at hindi natin makayanan yung ganitong sitwasyon kapag wala yung guidance ni God. Kaya first of all, God talaga ang una. Humingi tayo ng guidance. Kaya. At kapag nagustuhan nyo yung vlog na ito, ay please don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat po. God bless you po. Bye-bye.